Magandang araw sa inyong lahat. Ito yung unang gala natin dito sa may Palacio de Memoria na kung saan ay pinakita natin yung sari-saring art collection. At ngayong araw, samahan nyo lang kami ulit ni Sweetie dahil papasukin natin yung napakagandang pagka-restore nila sa loob ng plane. At higit sa lahat, papasukin na natin ang palasyo at kakain tayo sa kanilang restaurant. Ito ba yung mga private plane? Mga dati silang aeroplano dito sa Manila, no? Yung isa sinasabing isa sa mga original na Cebu Pacific na aeroplano. Tapos ito naman, may kwento dati na Elvis airplane daw to. Pero wala kami ebidensya, so binura namin yung description na yun. Oo. Pero siya ay nagamit ng Mosfil. Ano lang yan, short-lived company na Russia yung may-ari. Oo. Tapos nung hindi na nagagamit, itong mga to, di nila sa abroad. Oo. Tapos nung nalaman nila Louis na binibenta ito, oo, in-acquire nila para ma-display dito sa mansion. Yun ang papasok sa aeroplano? Opo. So, ngayon, ni-restore namin siya, pero hindi na bilang aeroplano, pero pwede kang mag-party sa loob. Dito nga pala mga kabayan, may map. Yan. Kung gusto nyo ng kayo na lang, bibigyan kayo sa office. Hi! Welcome aboard! Yes! Pasok! Good morning, sir! Ano, mayroon bang ano dyan? May inom? Ay, ang dami, sir! Para sa kapitan? Yes! Mamili lang po kayo! Ay, oo nga, no? Pwede ba itong inumin, Sir Joyo? Display lang po namin yan. Pero ano tong venue na to eh? Man Cave Lounge. So, para siyang nirestore na 1960s yung style. May mga leather seats, may mga mink coats. Pwede po mag-party. Pag nirentahan siya kasama yung garden. Bali po, pwede kayong mag-invite siguro 30 to 40 persons, tapos 10 katao pwede pumasok at a time. So, ibig sabihin, lahat ito pwede for function? Yes po. Wedding? Yes po. Wedding, lahat? Parties, birthdays, video shoot, film. Wow. So, ibig sabihin, Sir Gio, ito na talaga yung arrange nito o inayos nyo lang? Dati po siyang 18-seater na aeroplano, tapos ni-redesign namin siya ngayon into a lounge. So, yes po. Tapos ang ginawa namin, in-expose namin yung makina para makikita nyo pa rin yung itsura nung ano, nung paano ba magpalipad ng Russian airplane. Pwede ba akong magpalipad dito? Hindi. Saka, ano na po, install na po siya sa sahig para di po... Wala nga palang airport. Hindi tat, hindi. Delikado po kasi kapag hindi siya pinik. So, oo. Safe para naman na po siya. Okay. Ano ito, ashtray? Yes po, opo. Ah, ibig sabihin? Mga gamit dito mga vintage. So, ibig sabihin, pwedeng mag-smoke dito pag may party? Pwede naman po, kung di po ko nagkakamali. Opo. So, sino ito itong portrait na ito? Hindi ko po kilala, pero ito po ay isang Portuguese portrait. Parang kamukha ko. Gusto mo ba maging pilot? Ayaw. Ayaw ng cockpit, oh. Ayaw. Pwede bang pumasok? Pwede po. Pwede! Kung ayaw mo, ako! Oo. Meron din po yung mga sombrero ng mga piloto. Oh, talaga? Ay! Woo! Ayun, stewardess na lang ako. Stewardess ka? Yes. Saan? Tinunga? Yung piloto eh. Pwede bang suotin para sa stewardess? Opo. Ayun! Po. Ito po ay Russian airplane. Opo. Ito ay pang warplane? Hindi po. Ito po ay for passenger. Opo. From 2006 to 2009 lang itong company ng Mosfil. Ibig sabihin, ito talaga yung pinaka-cockpit niya? Yes po. Ang lipad niya ay mula Sultan Kudarat hanggang Malaysia. Yun po yung ruta. So, hindi international? Hindi. Dahil Russian siya, yung sulat din Russian. Ay, ganun ba? Opo. Paano magbasa ng Russian? Hindi ko rin alam. Pero meron kaming dating nag-tour dito na client, tapos sabi niya yung mister niya daw . Pwede bang umupo dito? Masyado pong masikip. Masikip? Hindi ako pwede. Tingnan mo kung andi dito ka, paano makikita yung baba? Ganyan na lang. Opo. Masikip. Halimbawa mga kabayan, ito kayo sa cockpit o kayang piloto, ayan sa baba. May monitor na lang yan sila siguro. Oo. Ganon? Mm-mm. Dito si Silip? Wala tayong alam. Huwag ka maghula-hula. Bawal. Hindi. Magpiloto ka na lang. Oo, yan pala ang damit ng piloto. Mm-mm. Nako, mga kabayan, punta na kayo dito. Ang ganda. Hindi ko na kayang explain to. Si Sir Gio na lang. Oo, yan. Galing, ah. Oo. Nag-try ako umupo doon sa, anong tawag doon? Sa cockpit. Cockpit. Nangupuan, masikip. So, ay, malaking tiyan ko eh. Kaya kung gusto niyo talaga makita ito ng personal, yes po. Ang ganda, grabe. Parang gusto ko na tumira dito. At bukod doon, kaya ko nasabing masarap tumira dito,
May alak, ayun o. Oh. At saka, ang lamig. Ang lamig, mga kabahayan, ang lamig. Sige, punta natin yung dalawang airplano. Masi sa labas lang tayo. Alika na. So ito, Sir Joyo, pwede ba magbitbit ng isa dito? Hindi po pwede. Opo, bilang po yan. Joke lang. Mm-hmm. Oo. Opo. O yan. Pero pa nag-party po kayo, meron naman ditong restaurant. Pwedeng sila rin po yung mag-serve sa inyo. Ayan ang aking Ryan na. Welcome to Manila. Anong welcome? Pababa ka na. Saan yung isang plane natin, sir? Yung po yung RPC-1544. Yan po oh. Isa sa mga original na Cebu Pacific dati. Ah, ito. Ano po sa Cebu pa, pinintura na lang namin ng puti kasi pag may mga nagtutur, sinasabi baka yun yung nag-crash ng araw. Kaya sama lang kayo mga kabayan sa after nitong tour. Kasi maakating pa natin yung bahay na yun, oh. Yung palasyo. Yan ba yung pinakapalasyo? Yes po. Pero oh. Tour po natin hanggang third floor lang. Okay, so, sige. Tapos yung isang aeroplano, cockpit lang. Ayun po. Oh, sige, sige, sige. Okay. Sweetie, bye-bye. Bye. Kailan kita susunduin? Next week. Okay. Sakay ka na. O, tingnan mo, hindi mo rin ako natiis. Babalik at babalik ako. Ayun pala kasi kayo mga kabayan, kaya hindi pumasok si Sweetie doon. Hindi pwedeng pumasok. Kasi nga, ulo lang yan. Pero wala. Pala din po kasi siyang gawing library, pero hindi pa po tako. Okay, sige, sige. Ayan, halika. Doon tayo sa palasyo. Opo, yan na po yung mismong mansion. Oo. Grabe, oh. Ano yung pinaka penthouse na yun? Sa taas po. Oo. Yan po eh, tower na dati, kasi yung dating may-ari, 1950s, no? Gusto ng anak niya na mag-obserba ng stars. So, oo. Naglagay ng observatory sa taas. So, ibig sabihin, dati na yan, hindi nyo na ni-restore? Nung panahon din nila, nung di na nagagamit, dyan nila nilagay yung makina ng elevator. So, oh, 1960s sige. Pa lang may elevator na yung bahay. Oh, sige. Sige, sige. Pero yung elevator namin ngayon, bago na. Kasi syempre, baka masira. Oo, oh, social na. May, ibig sabihin, may elevator yan? Nung 60s po, opo. Okay. Pa lang, hindi pa uso yung mga malls na elevator. Oo. O yun nga pala, bago pumasok dito sa palasyo, kailangan ipakita yung ticket. Ayan. Oh. So ito pala, Sir Gio, gumagana yung elevator, ano? Opo. Welcome to our house. Oo, talaga. Hindi mo ba susundin yung iyong king? Alika na. Ito, feeling ano tayo, hari. So dito po, hindi nila alam na ngayon na yung design sa sabi. Kasi natapad ko ng putik kasi bumabahal na noon. So itong design sa terrazzo, yung na marble, hindi mo gusto ng site. Ang building na ito, at saka apart, so medyo mga nagbibigal ang paggawa ito. At may hati yung mga first, kaya kung hindi na may pag-parts. Yung design ng kasi yung pino, yung mga meeting, mabarang sayaw, yung mga pagkita ng borders, sa mga kulang ng mga kapag natin. Bakit po po, so, tingin namin ito ay nilagay yung mga 1960s, 70s nung pausuhan ng Filipino nationalism sa atin. So, itong mga nakikita natin images sa baba, ito ay dati na? Opo, 60s or 70s. So, nilinis na lang, ano? Nung nakita ko nila nilang year, opo, nilestore na yung linis, pinalish. So, yung mga lawyer talagang nag-maintain ito? Nung nakita nila yung potential itong bahay bilang isang arts and events place, so, pag nag-tour po tayo dito sa ground floor, meron pong tatlong room. So, meron tayong red room, gray room, tsaka yung ambassador's dining. So, pwede po natin silipin muna yung red room para po makita natin. After Italian Venetian tea. Ano siya? So, ito po yung mga laman nito provided na nung current owners. Okay. Ngayon, itong room na to, dati siyang opisina ni Dr. Villaroman, yung dating may-ari ng bahay. Kasi, sa estilo ng mga architecture dati, pagpasok mo ng bahay, ang right-hand corner ang opisina ng mga prominente sa family like accountants, architects, doktor, abogado. Sino nga ba ang doktor? Si Doctor? Francisco Villaroman. Frank Villaroman. Okay. Siya ay nagturo sa UST at saka sa UP din dati ng medisina. So, itong yung bahay na ito? Opo. So, ano pa yung kabilang room? Yung kabilang room naman po, gray room, yung sabi ng mga anak ni Dr. Villaroman ang nakausap namin dati, dati daw po itong guest room, no?
Pero ang tingin namin, kung ito ay guest room na may kama at saka cabinet, posibleng emergency room din siya. Kung mayroong pasyente si Dr. Vida Roman, kailangan ihiga, papahingan, ito ka dito at pinatutuloy. Okay. So ngayon, ang design nito very feminine. May mga porcelain tea set. Tapos meron kang portrait dito ng huling reyna ng Portugal, si Maria Amelia. So ibig sabihin, parang yon sa lalaki, ito ay sa babae. Opo. Actually, sir, magandang observation yan. Kasi kung titignan nyo yung design ng sahig, ito pula yung kabilang kwarto, asul. Ooh, tama. So, nilaro namin yung design nyo. Okay. So, yun. So, mayroon pang kwarto na pa yung tulugan? Dito ngayon. Oh? Na po, kasi ginawa namin siyang arts and events. Okay, sige, sige. Okay, tara na. So, fun fact lang, or trivia, yung swimming pool, na nandun, ngayon reflective pool lang siya, no, so mababaw. Pero dati siyang 12 feet, napakalalim. Lalim? So yan eh, nandiyan na nung pre-war. Okay, makikita natin yung mamaya, sweetie, pagka doon na tayo sa lunch. So, very historic yung ano, yung kakainin. So abangan nyo lang yung mga pagkain ng Reyna, ha, saka ng hari. So ito. Laki ng jar. Opo, yan ay from China. Pero din na sa Europa, bakit yan gamito. So ito yung pangatlong room. Opo, ito yung ambassador's dining hall. Kainan nila. Ay, grabe yung lamisa, oh. Ganda. Oh, ambassador's dining yung pangalan niya. Kasi na nag-open kami bilang event space, yung mga nagre-renta sa amin, kadalasan mga taga-DFA. Ah, okay. Opo. Okay. So, kasi malapit kami. Okay. Oo. So, bawal upuan ito ng mga nagtutour? Ano po? Opo. Bali po, kung gusto nyo rin po i-rent itong venue bilang event space, di ba? May meeting. Yes po. Yung caterer po yung mag-provide ng ibang upuan sa mesa. Kasi masyado mali itong mesa para let's say 20 na katao, hindi mo kaya i-accommodate. Pang-sensitive. Yan po eh, ano, marble top na ano, baroque table. Okay. Baroque table talaga. Opo, baroque. Pag mga ganitong disenyo, yung pantay, mabigat, tapos yung mga shell na design po ay baroque. Yun. So okay. After nito? Sa second floor na po tayo. Second floor. Ang laki ng salamin nila. Oh. Tingnan ko yung salamin. Yan naman po eh, 1940s art deco na ano. Ay, totoo itong salamin na ito. Totoo. Opo. Hindi pa ito napapalitan. Hindi pa po. Alam mo kung bakit? Umahalong kayo. Hindi. Guwapo pa ako eh. Ay, hi! Ayan sila, oh, hi. Opo. O, diba? Pero kasi yung mga antigong salamin, may mga specs kay Megita. Ibig sabihin yung dati niyang substance sa likod, yung mercury o lead na nawawala. Okay, so, tara. So, yung palatandaan na antig. Okay, tara. Sige po, akin na po tayo. Going to second floor na tayo? Ay! Ang takot ni Sweetie, kala ko, totoo. Hi! Hi! Opo, totoong tigre po yan. Na-preserve? Opo. Kasi okay. Sa Europa dati, tradisyon yung hunting eh. Kaya ganun po, na-preserve yung mga ganitong gamit. Ano ba talaga ang nationality ni nila Luelier? Opo. Yung apelyido kasi ng Luelier, yung ititrace yung history nun, from 18th century French. Ah, French? Opo, Louis eh. Ibig sabihin, oil worker or nagminina ng langis. Ah, yung meaning ng pangalan. Tapos, pero yung akal nila dito, dumating na 1930s, tapos nakapangasawa ng Spanish American Pizza. Oh. So yun po, yung last nila, Spanish American Pizza French. Mayaman na pala talaga sila noon pa? Hindi ko po masasabi, pero pang sabihin natin, nagsika pa yan full time, dumago yung kanilang negosyo. Kasi nagsimula sila sa Cebu bilang ahente sa Cebuana, tapos lumago na yung Cebuana Luelier. Oo nga, ang daming Cebuana ngayon. Opo. Yung pinakamalaking pawn shop sa buong mundo. Oo. Pwede sa Guinness Book of World Records. Ang dami! Yes po. Ang dami. Ang ganda rito. Ang ganda. Ang ganda. So, nandito po sa dulo yung Villa Roman Hall. Pero bago natin puntahan yan, itong hagda na sa gitna yung additional nila Luelier sa mansion. So, baka may binago sila yun yung hagdanan. Kasi wala talaga ang hagda dito. At saka ang sahig nara. Yes, ang parquet designer, yung malabalig na design yan, yan yung original na design. Pero nangyari, nung inabandon to ng previous owners na amak na nasira, ang ginawa nila Luelier, pinalitan nila yung kahoy, pero niretain yung kaya pang magamit. Kaya yung mga mayigitin na kulay na kahoy dito, yun yung original, gaya nito. No? Yung mapusyaw, yan yung mga bago. So lahat po na kahoy nara. So ano naman ito?
Ito po yung dating fashionable din yung Pagbilabila naman. Kasi mahilig sila mag-party dati. So dito sila nag-dinner, friends, or mga bisita nila. Kasi itong part na to, dati may pader. So, additional lang yun. Kasi gumawa sila dito ng kitchen. Ah. Makikita nyo na additional kasi nung inalis siya, makikita mo pa yung terrazzo. So okay. Yung pag-show na part niya, yun yung natakpan ng hollow blocks. Okay. Tapos may sunog pa ng oven dito sa pwesto na to. Yung natapakan niya sa rempo. Oo. So dati sa kusina, tapos mag-ahain si Mrs. Villa naman. Ito yung pintuan, may lock pa. Yan, nakari niya dito sa dadaan. Tapos may extra na pintuan para hindi maka-istorbo sa mga bisita. Tapos doon po sa corner na yun, dati may kusina, may banyo. So itong TV na ito, hindi na ito original? Hindi na po. Dito po kami nag-auction kasi meron din kami auction venue. Mag-speech na po ang ating. Wow! Hello ladies and gentlemen, yun lang. Sige, tara, ano pa susunod? Ang laki. Parang maganda sa taas. Puro nara ito? Oh, grabe. So, itong third floor yung venue namin for auction. So, ito po yung asa ng memorial. For auction? Opo. Oh. So, sisimula po yung, ano namin, yung preview. Kung baka pwede kayong bumisita dito kung magbibid kayo, interesado kayo sa object. Halo-halo po ito, hindi lang puro antiques. Meron din kayo mga modern pieces. May upuan pa nga dito ng circus, ng... So, Sergio, lahat ng makikita natin dito sa third floor, ito ay for auction? Opo, for auction po sa dating na July 31. Ah, July 31! Online auction po ito. So, safe kayo sa bahay nyo, pwede kayong mag-click at mag-bid. Opo. Yun! Online bidding ito? Puntaan nyo lang po yung casadememoria.com. Okay, casadememoria.com. Opo. Yun na, start na kayo mag-bidding. So ito yung for auction ha? Opo. Kayo na ang tumingin kung ano ang quality or kalidad kung magkano ang ibibid ninyo. Kung kayo ay sa pangarap nyo lang din at hindi pa kayo nakakapasok ng palasyo at makita nyo yung mga nakita namin, eh punta na kayo dito at hanapin nyo si Sir Gio. Okay. So Sir Gio, ito na pinakahuli. Opo. Bali, ngayon po na meron kami auction display kasama po yung third floor sa... tour po natin. So ano pang ibang mensahe? Dalawin niyo po kami sa Palacio de Memoria. Meron kaming restaurant dito by Margarita Forest. Masarap ang pagkain, affordable. Less than 1,500 kung anong budget niyo kaya. Meron din po kaming tours. Kung self-guided, 250. Gusto niyo makitero plano, additional 100. Gusto niyo ng guided with me, that's 500. So, mga kabayan, for another additional information, ilalagay ko na lang yung link nila sa description ng video, ha? Yes po. Pakibasa na lang. Opo. So, yun. Maraming salamat, Sir Gio, sa oras mo. Thank you rin po, sir. Opo. God bless. Thank you rin po. God bless. So, yun, mga kabayan. At habang pababa tayo dito sa palasyo, abangan nyo yung susunod nating video, ha? Dahil titikman natin yung pagkain ng... Hari at Reina. Halika na! Maraming salamat, officer. Thank you, ma'am. Thank you, bye. Pakibantay mo na yung aking palasyo. Opo, yes po. Oh, babalik din kami mamaya, ha? Opo, yes po. Thank you. Eh, pakita ko muna sa inyo yung pinakaharap. Ayan na, dumadating na yung Ryan na. Marami ng tao. So nag-book na tayo dito kayo na bago tayo nag-tour. So ito yung gilid ng palasyo. Good morning. Good morning. Bago tayo kumain, ayan may pangapangpagana. Pwede kayo uminom dito. May beer, ito nga wine at meron ding hard dito. Dito tayo sana magpapaano ng table. Kaso lang ang daming bumabagsak. Ay maraming ibon dito eh. Baka hindi lang dahon ang bumagsak. ayan ang location. Ang ganda. Presko. Ganda. Fresh yan kuya. So ito yung mga pagkain dito. Anong in-order mo dito, sweetie? Ito lang. Yan. At saka yan sa iyo. Ay ito, yung boil na tayo sa fish. So ipakita lang namin sa inyo yung presyo. Para pag punta nyo dito, okay na. Habang pinapakita ko sa inyo mga kabayan,
Alam niyo yung una natin video, yung tour? Pwede kayong mag-package doon. Tour, bayad nyo sa tour. Sa, ano tawag dito? Self-guided tour. At pwedeng kasama yung lunch dito, package yun. May, anong tawag doon, sweetie? May kasama ng pagkain yung tour. Mm-hmm. Ngayon, hindi ko kinuha yun. Dahil itong kinuha natin, yung a la carte, para makapagpili tayo ng masarap ng gusto natin pagkain. Pero pwede nyo gawin yun, package na tour and lunch. Pwede nyo rin gawin itong ginagawa namin. So, ayan ang mga pagkain dito. Mura lang. Ano itong, alak na pala ito, kaya may nakita kong 900. So, okay, hintayin na lang natin yung order natin at i-review. So, ito yung order ni Sweetie. Anong tawag dito, Sweetie? Linguine prawn? So, ayan siya. Yun, ang cute pala, oh. Pasta. Pasta. Ito naman yung sa akin. Ito. Anong in-order mo sa akin, Sweetie? Halibut. Halibut. Ayun, yung halibut na yan. Ito siya. Ooh, masarap. Tingnan niyo natin to. Oh, magulo yung camera ko. Ah, prito nga, frito. Sa atin, prito. Ito ay frito. Sa camera, right. Ano? Ito siya, it's okay. So, siya lang dating. So, ito naman yung dip ng aking halibut. So, yan, kain na tayo. Okay na ba yung ayos ko? Tinanggal ko na yung sombrero ko. Alam nyo naman, pag kumakain, siyempre tanggalin yung sombrero. Yes, bawat halika. Kumain na. Yung ano mo pa dahil? Oo, ito pala, lalagyan ng face mask. Ako, nakabi ko natin lalagyan. So, kompleto din. Ngayon nga pala mga kabayan, bago tayo magsimula, ito ay open air kasi nga pandemya. Kaya kung halimbawa, maalaala nyo na bawal kumain sa mall, di ba? Air condition, yes. Pulong. Kaya karamihan, dine out saka take out. So ito okay naman kasi nga open air. So huwag kayong umasa na air condition. Sige. Ito ang ano mo. Ay! Ano ba ito? Pin mo. Hindi naman tayo sanay sa social. Yan, nalilimutan ko. Pasensya ka na. Dapat ko nakakalimutan yung lampin. Sa mga bago lang pala makakapanood nitong video na ito, yung unang video natin dito sa palasyo, ilalagay ko yung link. Kain po tayo. Dito nga pala mga kabayan, pwede lahat. Cash, card, masin anong klase ng card. Huwag lang yung ID card. Kasi sabi namin sa unang video, dito sa palasyo, yung nasa loob kami ng palasyo ni Sweetie, matitikman natin yung pagkain ng Hari sa Karayna or ng Presidente or ng First Lady. So, ito ba yun? Ayun yung pinili mo. Oo, itong pinili namin. Pero marami kayong mapapagpilian dito. Pag kinulang kami, nasa tabi lang namin. Sige na natin itong ano? Yung halibut. Oh, sweetie, tingnan yung... Si Sweetie, alam nyo, pihikan talaga yan. Sobrang crunchy. Binabalot yung cheese para maging crunchy. Yun yun, anong tawag dun? Ang open nga pala nito mga kabayan, 11 a.m. hanggang 9 ng gabi. Tuesday up to Sunday. Monday, closed. Saka yung mga... Sa 65 above, pwede nang pumasok basta fully vaccinated po. Tama ka. Yung mga teenager naman, 12 below, bawal din. Pero yung 65 below, so okay nang pumasok. Maski hindi turok. Basta yung 60, karamihan kasi sa mga restaurant, hindi pinagpapasok yung 65 pataas. Above. So hindi yung dinidiscriminate mga kabayan. Ngayon lang. Ngayong pandemya. So, ibig sabihin, 65 pataas, basta fully vaccinated, pwede lang pumasok. Di ba nangyari yun sa kapitbahay natin? Vaccinated na, ay 65 pataas, pumasok sila sa restaurant. Hindi pinapasok yung dalawa niyang senior na kasama, eh, hindi na rin pumasok to. So, yun. Pwede lang pumasok, basta, yun nga, may turok. Open na. Ano ba yung mga dahon daw na ito, sila? Spinach. Spinach ba ito? Mm-hmm. Sarap yan.
Dito na lang ito. Huwag na dito sa lab. Nalilimutan ko. Parang kukunti. Mapuso ba dyan? Bakit na yan? Nagtagal mo. Walang bread? Ulo. Ha? Walang ulo. Order ka. Now, anong pang gusto mo? Hindi ko alam kung may bread ko lang pang para dito. Tanungin natin kay Kuya. Parang kulang sa iyo. Tawagin mo si Kuya. Ayan na si Kuya. Masarap. Mm-hmm. Masarap. Masarap. Ay, Kuya, may bread kayong pang pasta. Mayroon pa kayong 30 pesos po, sourdough bread. Sige, yung kombinasyon dito, garlic. Sourdough bread po. Okay. Sige, sige po, sige po. Thank you, Kuya. Palop lang. Palop. Hindi ako palang order sa palop. Okay. Masarap, mga kabayan. Masarap. Ang sarap nito, Kuya. May secreto ka bang ingredient? Pwede mo bang sabihin? Chef lang po nakakalam eh. Masarap na. Ito yata natikman kong pinakamasarap na. Sa lahat. Kasi nakatikman ko ng seafood pasta. Nasarapan na ako sa friends. Yung friends, ang sarap eh. Pudirin niyo ito. Pagpunta ka dito. Sourdough bread. Mm-hmm. Ayan. Anong tawag yan? Sourdough bread. Ha? Sourdough. Sourdough. Ang hirap kasi magsalita pag may nakatapat. Ano? Sourdough. Sourdough. Yun. Salamat ka, salamat. Ang hirap talaga magsalita pag mayroon pang face mask, mayroon pang face shield. Harang natin. Tapos ito, yung fish. Pigan mo ng ano, ng lemon. Masarap ba yun pag pinipigan ng lemon? Hmm, parang yung lansa. Ah, ganun ba yun? Ang damihan. Ito yun. Ang akin yan. Masarap. Ganun talaga yung mga pagkain ng hari sa president. Hindi masyadong maalat. Masarap yung tinapay. Sausaw na lang natin itong salad. Sinamay mo na? Ito lang yan. Hindi naman ito makutsara. Ito. Ay! Manipis. Manipis o. Saw-saw natin. Sarap. Tukman mo yung scallop. Masarap mo talaga yung scallop. Patingin, patingin din ito. Kami din. Sarap. Ano ba ito? Mango. Mango? Cake. Ito pa? Hindi. Okay. Tubig talaga ako. Kasi pag uminom tayo mga kabayan ng mga ganyan, hahanap ka pa rin ng water. So dito na lang tayo. Madali maglagas itong mga ano, yung isda. Pagka nahiwa na yung balot niya. Malambot na malambot. Kasi pa rin yung laman yan eh. So ito, anong isda ito mga kabayan? Ayan siya oh. Pero ang tingin ko parang lapu-lapu eh. Nakabili na ako nito sa bahay eh. Nakalimutan ko lang kung anong tawag doon. Sure ka? Tama na yung pasta? Mm-hmm. Kunti na lang oh. Dito, pwede walk-in. Pero, pag weekends, ay ka dapat magpa-reserve kayo. Ilalagay ko yung link. So yun, abangan nyo lang yung bill. Kapagkita ko sa inyo. Kasi may additional tayo yung bread, 30 mm-hmm. pesos. Saka yung bottled water. Akin naman ito, busok ko na yung kamatis. Itong lugar na ito, ayon din sa ating kabayan. Kaya shout out sa iyo kabayan, yung nag-recommend nitong Palacio de Memoria. Thank you po. Thank you ha. Kaya mga kabayan, kung halimbawa may alam pa kayo dito sa Metro Manila at near provinces, comment lang po kayo sa Facebook page na ilalagay ko dyan sa taas. Ayan. At papasadahan natin. Yes. Kami lang inyong driver at siyang navigator. Diba? Hintayin na lang natin yung dessert. Mango tiramisu. Uy! Wow. Ang ganda. Kakabirang po. So, anong dessert ito? Sini? Mango tiramisu. Wow! Ang ganda niyan. So, tikman mo nga. Parang ang sarap nga niyan. Masarap talaga. Sarap? So, iba-ibang klase yung tiramisu sa bawat restaurant. Mm-hmm.
Ang daya naman ng ano nung server. Talagang kanya lang yung ano, yung binigay na ano. Subukan na lang kita. Hmm. Mm. Sarap no? Tikman mo ito, masarap. Malamig pala? Hmm. Ito na yung bill. Papakita ko sa inyo mamaya. Huwag mo lang kasing katirain. Hala. Ito na oh. Hindi ko matamig. Kaya ako napapangiwi. Malamig. Ibig sabihin, okay yung pagkain dito. So ito yung bill. Yung shoutout portion natin sa kutsina ha. Tara. Ang ganda sa lugar na ito. Hindi ka makapagsalita sa lugar. Maganda, malaki. 1.3 hectares. Ang laki niya. Maluwang. So yan ang ano, ang tourism office, diyan kayo pupunta. Iba yung sa tour ha, saka sa anong tawag doon? Sa restaurant. Ito na. Titake off na tayo. Runway. Lalaki talaga ng aeroplano. Parang nga pala sa yung mga bago pala makakapanood dito ha, yung na-miss yung unang ating video, panoorin nyo lang yon dahil mayroon tayong tour guide nung una nating video dito sa palasyo. Malalaman yung lahat ng detalye about dito sa Palacio de Memoria. Diba, maganda yung restaurant kasi may parking area rin pala dito pagka punong-puno, no? Ang dami pang pumapasok. Ah, dito nga pala mga kabayan, ah, para pag halimbawa ayaw nyo maguluhan, pumunta kayo ng regular days. Huwag weekend dahil punong-puno dito. Ito, malabas na tayo dito. Thank you. So ito, nasa ano tayo, Ruas Boulevard. Diba, lapit lang? Ayan o, ayan na yung City of Dreams. Hello. Diba? Ayan lang siya. At sa bandang unahan, yan yung baklaran. So, okay, sweetie. Thank you, Dada. At sa inyo po muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. Okay, salamat sa inyo ulit. At shoutout for sure na tayo. Shoutout kay Floratan Gregorio. Shoutout kina Totoy at Cynthia Gana Poblete ng Silang Cavite. Shoutout kina Reggie, Mary Ann at Patricia Reyes ng Daly City, California. Shoutout kina Mina at Terry at June Sixon family ng Silang Cavite from Kuya Elni at Ate Marilyn ng Reno, Nevada, USA. Shoutout kay Yoli Gregorio ng Oman. Shoutout kay Danny Ragasa and Lina family ng Morionistondo, Manila. Shoutout sa Cruzada family. Shoutout kay Kat Dede TV. Shoutout kina Cesar at Amy ng Perth, Australia. Shoutout kay Dulce Villegas Hinobaten ng Teresa Rizal. Shoutout kay Raymond Bernardo at shoutout kay Anisita Principi ng Montreal, Canada. So yun, shoutout sa inyong lahat. Yung mga hindi pa nasa shoutout sa susunod na lang na video ha, dahil hindi pa ako nakapag-check ng mga comments. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye for now.